Magandang araw sa inyong lahat, mga viewers and subscribers. Sa araw na ito, dahil sa napakaraming katanungan tungkol sa aking power wall, ay sasagutin ko ang pumili lang ako, no? Hindi lahat. 7 katanungan tungkol sa aking power wall. At kasama doon yung kung magkano ang inabot, ang magkano ang ginastos ko sa kabuuan. Kasi mukhang marami talagang gustong malaman kung magkano ang nagastos ko. Yun pa man, ilalagay natin yun sa pinakahuli dahil kapag nilagay ko yun sa una at nasagot ko na, baka hindi nyo natatapusin ang video. Okay, ang encouragement ko sa inyo ay panoorin nyo ng buong video dahil maaring ang isa sa mga katanungan ninyo ay nandun, no? Punta na tayo sa unang katanungan. Okay, ganito yon. Mula pa man noong kalalabas lang ng Tesla Powerwall, sabi ko kagad sa sarili ko, I think kaya kong gumawa ng DIY version yan. Kasi meron naman akong background na kukunti lang naman, no? Konting background sa electronics at konting background sa electrical engineering. Konti lang at sapat lang para sa paggawa ng mga DIY projects. Ngayon, nanonood ako ng mga YouTube videos. Meron kagad ng litawan na mga gumawa nito, no? Andun na yung mga, kilala nyo na siguro yung mga unang nagsigawa ng mga power wall nila. At nakaipon yata ako ng mga enough batteries para sa 12-volt system ay 2 years after. 2 years after, ang dami na nakagawa. Nung nakaipon na ako ng sapat na bilang ng 18650 cells, yun na yung time na ginawa ko yung 12-volt system ko. At ang reason nun ba't ko ginawa ang 12-volt system ay kung gagamit man ako ng kuryente, doon lang ako kuha ng kuryente sa 12-volt system. Ilaw dito sa garden toolshed, doon ako kuha ng power sa akin 12-volt system. At ang pangalawang reason, ito ay natsyempo noong COVID, nag-lockdown. Noong nag-lockdown ang Europe, halos entire Europe nag-lockdown eh. Noong nag-lockdown din kami dito, ay isa ako sa inyo na ipadala sa bahay. Kahit na ako ipinadala sa bahay, may sahod pa rin ang buo. Buo pa rin yung sahod ko monthly. But then, kapag nasa bahay ka, kain, tulog, gawain bahay lang ginagawa mo. Kung nasanay na yung katawan mo na gumagawa at nagtatrabaho araw-araw. So sabi ko, why not start the power wall now? So I started building my 12-volt system. And then after I did the 12-volt system, sinimulan ko na yung malaki kong 10 kilowatt hour power wall. So yun yung dahilan kung bakit ko naisipan gumawa ng power wall. Next question. Kung gaano ko katagal ginawa ang power wall na to, ay umabot din ako ng almost 3 months na ginawa ko to. Pero kung ang mga parts na in-order ko ay nagsidatingan within weeks, no, matatapos ko siguro to ng 1.5 month. Ang pinakamatagal sa proseso ay una, yung shipping. Kapag umorder ka sa online store, ang tagal ng shipping, lalo pag galing China. Kahit na galing Europe din yung mga in-order ko dahil sa nagkaroon ng COVID, it took time kasi halos services ay paralyzed, you know? Kulang sa tao. Kung hindi man paralyzed, kukulang sila sa tao, sa manpower. So kahit yung in-order ko galing Germany, galing Switzerland, no? O sa ibang parte ng Europe, natagalan din. Kahit UK nga, ang inverter ko, in-order ko galing UK, natagalan din yan. So it took me 3 months to build everything. Pangalawang time-consuming ay yung pagsusolder ng ano, ng mga cells. Wala pa ako kasi nung ano eh, wala pa akong spot welder noon eh, no. Ang ginawa ko kasi noon, one pack in a day lang eh. Hindi ko minamadali eh, no, kasi gusto ko maayos talaga yung pagkagawa. So inabot din ng more or less 3 months. Next question. Unang-una, ang presyo ng 32650. Kasi wala tayong makuhang second hand na 32650 dito sa amin eh. 3 to 4 times more expensive than when it comes to per kilowatt. Lalo na ang binibuild ko ay 24 volt system, which was originally my main goal was to build 48 volts. Kaya meron akong 14 pack. If I'm going to have a 10 kilowatt hour system built with 32650, imagine the cost. Kasi ang 100 pieces na dito sa amin na ang presyo, ang 100 pieces ng 32650 ay nasa pumapatak din ng 15,000 I think, pesos. Wala pa yung shipping doon. At ilang kilowatt lang yon. While sa 18650,
So each pack, meron akong 200 amp hour. 10 kilowatt hour, I can imagine ang magagastos ko sa mga cells ay ang laki. Yun yung deciding factor kung bakit pinili kong 18650 over 32650. Pero kung gagawa ako ng talagang totally new system, dahil sa brand new, I think mahal din ang 18650, no? Napakamahal din ang brand new cells ng 18650. So kung magko-comparison tayo ng brand new to brand new, mas pipiliin ko siguro ang 32650. So sana nasagot ko yung katanungan pagdating dyan. Susunod na katanungan. Ang purpose ko talaga noon ay paghihiwalayin ko yung charger at saka inverter. Kasi in that sense, pag nasira ang charger o inverter, aliman sa dalawa, ay isa lang doon ang papalitan ko. Ang hybrid inverter, kung masira man yung charger doon, yung inverter mo apektado na rin kasi isa lang siya, no? Pero ang advantage kasi sa hybrid inverter, meron siyang capability of charging from AC source, no? At meron din siyang function na nag-auto trigger ng pag nag-click yung kanyang relay, pwede mag-charge from generator. Yun ang isa sa mga gusto ko sa kanya. At pag isasaksak ko siya sa AC outlet, pwede kaya i-connect ako siya sa power source, pwede ako maglagay ng timer na magcha-charge lang siya from 10 o'clock in the evening to 6 o'clock in the morning, which is yung electric power rate ay mas mura kaysa sa araw. Kasi sa amin dito, kapag winter, halos walang araw dito sa amin. So, ang mangyayari niyan, during night time, i-charge ko yung power wall ko at hihinto siya automatically. Kaya hybrid ang pinili ko dahil una, ang hybrid din ay nakakasave din ako ng space sa wall, no? Kasi kapag mas marami kang paghiwalay kasi yung inverter at saka yung charger, ay unang-una, mag-i-install pa ako ng panibagong charger, power source para sa charger. At pangalawa ay mag-i-install ako ng magkahiwalay ng wiring, cable, ano? Kapag magkahiwalay ang cabling, ang wiring, medyo may kamahalan din. Pero ang advantage doon sa magkahiwalay, pag nasira ang isa, ay mas gumagana pa rin yung isa. Kunyari, nasira yung inverter lang papalitan mo. Sa hybrid inverter, kinumbanyo yung charger at saka inverter into one plus AC charging, no? Pag nasira ang ilan naman sa dalawa o sa tatlo, ibababa mo talaga siya for maintenance. Pero mas ginusto ko pa rin ang hybrid inverter. Next question, please. Okay, may nakapo na sa aking power wall. Bakit daw ginawa kong dalawang bank? At hindi ba delikado ang magkaroon ng dalawang bank na magkahiwalay? Well, ang masasabi ko dyan, sa pagdating sa maintenance, ang dalawang bank ay ideal o multiple banks, no? Ang gusto ko nga dyan, ang totoo nyan, ay i-upgrade ko pa yan ng another 14-pack 7S times 2. So, magiging 4 banks yan, no? Maganda kasi sa multiple banks ay ganito. Kapag under maintenance yung isang bank, gumagana pa rin yung system mo. Kapag may inayos ka dun sa isang bank, pwede mo pa rin paandarin ng system without compromising safety. Kasi may mga switches ka, may mga breaker ka, no? Kung delikado o hindi, ay depende siguro sa safety parameters na naka-install, no? Kailangan talaga may breaker, may main switch, no? Na yung power na rating ng breaker ay match doon sa kuryente na tatakbo doon sa o sa bank. Dapat kung ano yung power surge, kakayanin din, no? Yung current surge. So, may advantage, may disadvantage. Kasi kung pag-isahin mo lahat yan, makaka-save ka sa cable. Pero ang pinakamagandang advantage doon ay once you put down the other bank, ay nag-operational pa rin yung system mo. Importante ito para sa akin dahil ang pinaka-source ng power dito sa garden toolshed ko ay ito lang. Hindi rin siya magiging delikado dahil kunyari ang bank 2 ay lower voltage kaysa bank 1. Siya yung operational, no? Yung isa binaba. Nung ikinabit ko, hindi balance yung bank 1 to bank 2. Kokontrolin ngayon niya ng BMS. Walang raragasan na kuryente dahil may BMS. So, hindi pa rin siya delikado. At kung sumablay man ang BMS,
meron tayong breaker na pag dumampas sa 70 amps yung rumargas ang current papunta sa isang bank ay magti-trip yung breaker. So hindi delikado kapag tama ang pag-install ng safety parameters. Susunod na katanungan. Itong katanungan ito ay madalas ko rin na babasa sa mga comments, may mga nagpapadala rin sa akin sa Facebook Messenger na tanong na ganito, Sir, ano po ba ang magandang klase ng mga 18650 cells? Actually, merong marami magandang klase at meron ding mga gawang pangmadalian, masira or madaling masira. May listahan ako dito eh, no? Ang LG ay magandang klaseng cells din, no? Pero depende pa rin sa specs ng cell. Yung number ng cell nyo, sa bawat cell may number yun eh, no? I-Google search nyo yun at makikita nyo yung specs ng cells, no? Iba-iba yung current draw, iba-iba yung milliamps hour rating. Tapos sa LG, may Panasonic. Maganda rin ang Panasonic. May Sony, may Samsung, at ang pinakahuli kong mababanggit ay yung Sanyo. Kasi ang Sanyo, kumbaga sa ano, mainitin. Mabilis uminit ang Sanyo. Kung magcha-charge ka at magdi-discharge ka ng very low current, pwede mong gamitin ang Sanyo. Pero kung meron kang source ng LG, Panasonic, Sony, at saka Samsung na cells, yun ang piliin mo. Mas maganda yun. Yun yung mga cells na may re-recommend kong gamitin mo sa power wall mo. Okay, dito tayo ngayon sa pinaka-abang-abangan ng lahat, no? Kung magkano ang ginastos ko sa buong setup. Magsimula tayo sa battery. Ang mga cells ko ay, ang cells na ginamit ko lahat-lahat ay 1,400 cells. Sa mga cells na to, hindi pa ako nakakuha ng murang source noon, no? Kasi binibili ko siya sa eBay at saka meron akong supplier dito locally. All in all, kunenta ko kung magkano yung average per cell dahil iba-iba yung presyo ng pinagkukunan ko eh. Ang average per cell ay nasa 25 pesos. Yung 25 pesos na yun, i-multiply nyo sa 1,400 cells. So, medyo malaki-laki din yun, no? Kayo na magkwenta, no? Hindi na ako magbibigay ng amount. Ngayon, hindi pa kasali doon yung electrical wire, single strand electrical wire na twisted. Sa isang pack ay meron akong 28 single strand, no, na tunis ko as bus bar. Hindi pa kasali doon yung pinaka terminal lug. Yun ang ating battery bank. Tapos ang rating ng per pack, 205 amp hour. Punta naman tayo sa inverter. Ang inverter, dahil sa hybrid itong pinili ko, more or less, ha, hindi ko may bibigay yung tamang conversion. Hindi ko binili sa peso to eh, sa pera namin dito. I think ang inverter ko ay nasa 25, somewhere 25 o 30,000 pesos. So from the battery bank per cell to inverter, meron na kayong insight kung magkano ang inabot. At yung ating BMS active balancer, pati na yung ISDT BadGo na ginamit ko as monitor, ay parating tigalawa yung kinuha ko noon, tigalawang unit. Sa dalawang, ano, sa dalawang BMS, umabot yan ng, I think kulang-kulang ng 10,000 sa dalawang BMS. Yeah, medyo may kamahalan. Kasi, nang pumasok dito sa amin yan, meron kaming tax na binabayaran. Custom tax. So, dalawa yan, binayaran ko yung custom tax yan. So, may 10,000 pesos din yan. Yung active balancer na dalawa ay wala akong binayaran dyan na tax. Ang isa niyan ay nasa, I guess, 2,000 pesos o 1,500 pesos. Yung dalawang ISDT BadGo naman, ang isa niyan, dito ha, sa presyo namin dito, I think it's 2,000 per unit. No? Kasama na siguro yung tax doon. Yung ating mga circuit breaker, yung ating multifunctional meter, AC side at saka DC side. Ganun na rin sa breaker, DC side breaker, saka AC side breaker. Tapos yung ating dalawang ano dyan, ay hindi ko na isasali sa computation. Makukompute nyo na siguro kung magkano lahat-lahat ang inabot. So, yun yung ating Q&A tungkol lang sa Powerwall natin. Sa mga viewers at subscribers natin, ako'y lubusan nagpapasalamat sa inyo dahil hindi kayo nagsasawa sa panonood sa video ko, ano? Nakakataba ng puso ang malaman na karamihan sa inyo ay may natutunan
sa mga ginagawa kong video. So, kung ikaw ay hindi pa subscriber, mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong video na gagawin. At kung meron din kayong gusto na makita sa video ko o may mga video suggestion kayo, yung content, ano, i-suggest nyo kung anong gustong content para magawa natin at makatulong na rin sa inyo. So, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pagtangkilik, sa inyong suporta, sa mulit-muli natin pagkikita. God bless.